mga kaibigan, dito naman tayo for more down action dito lang sa Mineski coverage, the Philippine coverage of Seiya Kappa. This is the finals, this is the BO5 finals between WG Unity and Happy Feet. At kasama niyo ako ngayon mga kaibigan, si Butters, para na naman sa mainit na Dota action. At sa kasamang palad, mag-isa ako, pero kailangan magtuloy ng show natin ngayon. Eh, ganun talaga. At tingnan natin ito, WG Unity actually getting 3 kills ahead of Happy Feet. And tingnan natin dito kung ano sasagot ng Happy Feet. Kanina pa ako nanonood dito. And maganda yung rotation kasi na pinakita ng WG dito. Actually killing once dun sa may first bounty invade. Bounty to invade. Nung bago magsimula yung game or bago mag tumunog yung gong. Wala eh. Nahuli siya ng sobrang daming stun dito. Barrel Strike, LSA, pati Spear Crush nandun. Pero Jesse Bash dito, I think he will go down. One more hit, Kangaroo will be there. At eto, ang ganda ng rotation talaga na pinapakita dito ng WG Unity. Titignan mo, the stun will be there. Rubik will go down. At sobrang ganda na pinapakita dito ng WG. Their rotations, kayang-kaya nila lumaban. Nana even helping dun sa pag-invade or pagpapakita ng aggression dito sa side ng Happy Feet. And Happy Feet with their passive supports, medyo nagbabayad sila dito ng konti kasi sobrang aggressive ng ginagawa dito ng WG. Nana naman mga kaibigan, magtitipid na dito siya sa shrine. Tignan ko that shrine and go back to the mid lane, try to bully dito ang Storm Spirit. So this is a BO5 mga kaibigan, this is the finals. Sino po manal dito, sila yung champion. Ganun talaga yun. At eto, Kubrasyon mga kaibigan, and he will use the Caustic Finale to secure those creeps. At eto, tumulong pa sa Kangaroo dito, walang katakot-takot. Puting Caustic Finale dun sa tatlong creep, tatlong large creeps na yan. And that will give and this supports time to farm, pero kasi kumbaga wala eh, lamang pagka lamang ka talaga wala kang magagawa pero ito si Ajit lang, kasi tama naman si Ajit dito, just warming up, hindi niya kailangan masyado dito ng tulong kasi hindi naman siya mabibigyan ng ano dito ng problema ng Legion Commander is still melee. And I think ngayon na may level 6 siya, this is the time for the Rubik and the Crystal Maiden to actually rotate to the bottom, invest time on the Legion Commander, help her get dual victory damage, and after nun baka may chance na mag-snowball sila. At ito pa yung ikadahilan ng kanilang pagkapanalo dito ngayon. Pero Jesse Bash just TPing and spotting out that attack. Shadow Demon na gusto bigyan ng problema ba dun si Benhur, si Benhur Storm Spirit, isang hamak na Storm Spirit lang na lumalaban sa Lina. He does have the static the ball lightning, at pwedeng siyang umikot dyan, pwedeng i-dodge kung ano man ibabato dito ng Lina, especially the LSA. And if timed right, kaya niya din i-dodge yung Laguna Blade. Uy, pero ito, the stun will miss. He will get the Barrow Strike, and that is a great steal coming out from AU. Kumbaga kasi madadagdagan yung disable nila, and plus pa doon, yung sobrang layong range niyan, kayang-kaya umabot, at kayang-kaya nilang ano dito, kulatin. Ito na, ito si Jagger, si Ajit. Tamang init lang tayo, at hindi ko mabasa yung chat natin mga besi, pero mamaya, pilitin natin. Wala eh, nagpahinga sila lahat eh. Alam niyo naman kung anong oras sa tapos stream kahapon. Tapos galing pa kaming Cebu. Ganun talaga, basic. Kailangan nila magpahinga. Si Wolf may appointment kaya hindi siya makapunta ngayon. Ganun talaga. Hanap tayo ng ibang caster mamaya na pwedeng sumama or umalit dito sa ano, sa posisyon natin. Pero ito, that word. Look at that word mga kaibigan. Happy Feet knows ngayon kapag may ano na eh, may rotate sa kanya. At ayun, salamat direct, nilagyan niya ako ng laptop sa tabi ko, nakikita ko na yung chat. Ito ah, ayun. Ay hindi, nag-deny ni Benhur yung ano, mid lane. Maganda yun para kay Benhur, kasi kumbaga yung pagdudugo ng HF ngayon, unti-unti silang pinapatay. And with that, kumbaga, natulungan mo kahit papano yung cost nyo para manalit ka ng 2-man stun coming out dito from AU, but the 2-man stun disengage coming out from Kangaroo.
that counter initiation, mga kaibigan, and they will get the first tower dito sa may top lane. What a play by AU. Pero Kangaroo dito, he was ready. He will stun AU and Yaj. Iba ang pinapakita. Ako lang mag-isa, Basie. Pasensya na kayo. Ganun talaga eh. Kailangan magpahinga. At the show must go on. Kaya ako ang tatangke. Galing pa, fresh from Cebu, mga kaibigan. Kasama natin dyan si Amira at si Wolf. At maraming maraming salamat sa Cebuano Pips natin sa mainit na pagtanggap. Ang dami nating translator dyan. Pero lahat ng translation na binigay nila sa amin, delikado. Yun ang kinakatakot ko. Ang dami kong pinagsasabi na Cebuano dun sa cast. Hindi ko naman alam, pero looking at the team network dito, WG, hindi yan bago. Talagang sila ang lamang dito, pero kailangan ng Happy Feet tumanap na sagot. They have Ben though, na kaya naman dito mag-burst down, lalo na dito, yung mga heroes like yung kay X-Nobot, Shadow Demon, and Dalina. Pero tingnan natin kung anong kukunin niya dito. He could actually go for the Orchid Malevolence first, or he could go for that Bloodstone na lagi natin. Kangaroo dito with the dagger, the Cinder Crush is there! And he will pop! Kumukuha ka na nga lang ng creeps na matay ka pa. And Yaj dito, gagamitin ang press the attack kay AU just to save him. And he will answer with his own Burrow Strike. At ito si Jules na ipag 1v1 dito sa position 1 carry. Ajit dito, he has the Omni Slash. Although hindi niya gagamitan kasi may creep sa likod niya, and that could be a wasted Omni Slash kapag katinakay niya. Pero depende lang naman yan sa swerte mo kung tatalbog. Pero wala eh. So dito, AU will take down Apu. Was that a duel victory? No. Hindi yung duel victory. Yung kanyang duel dito hindi pa nagagamit. And I think for Happy Feet dito, kailangan nila kumuha ng towers at kailangan nila magbait tayo para Storm Spirit para makabawi dito. Lina is up with a Bloodstone and I think he will get the Shadow Blade next. Maganda naman, pero ito the Sod. Yeah, Jillius Papabol! Naku po, Kangaroo dito going in with the dagger, pero he doesn't spot out si Ben doon. And the stun on Ben. Cinderin Crush dito. Pinato na din. The Laguna Blade. And he with... Hindi kinakuha yung double damage victory. That was still good for the side of HM, and they could just go back. It's a 1-for-1 situation, but Ben will go down. At eto ah, Jesse Bash, naipit siya dito. Si Joe Legend Slay Dangal will go down. That's a triple kill for Nana, and that means dagdag dito ang kanyang Bloodstone charges. Up na siya ng 15 yen from 12 to 15. Real quick. Iba. 11-4, pero dito, tignan mo kung paano mag-dominate dito ang WG Unity. They want to take this. They want to make this a fast game kasi BO5 nga ito dito, and the fatigue is a factor sa mga ganitong classic series. Pero ito na naman, Ajit dito with the Blade Fury, he will secure the kill. X-Nova dito, nasa mali, and the answer, walang sagot sa tanong. Ben going in, at ito na, suntukan na, ang dami suntukan na nangyayari. Game 1 pa lang to, mga kaibigan, mawawala na tao ng boss ngayong araw. Pero ito na, hindi, may BGM pa tayo. AU answering back with his own Dragon Slave. Pero andon nakuha niya, and Nana will take down AU. Ay, ano to? 17-7, 16 minutes into the game. Madugo masyado. And direct, let's go for an item check. Item check tayo dito. Kailangan natin ng isang item check. No P, this is not a rebroadcast, mga kaibigan. This is the finals of Seiya Kappa Invitationals. WG Unity versus HF. Pahinga muna tayo sa Kiev. Kasi yung Kiev mag-start siya uli, I think, bukas or Saturday. Hindi natin alam. Pero mga tropa peeps, punta kayo sa PGF, nandiyan yung mga karamihan ng Mineski talents, and if you want to see us or you want to experience yung Pinoy Gaming Festival, pumunta kayo dyan. Masaya yan. Madaming moves, madaming pwede gawin, at kita-kits, mga kaibigan. So yun, just trying to farm, and look at the disparity between the two off laners, Sand King and Kumbaga, ito team net worth, mga kaibigan, 7,500, sobrang kailangan na sumagot dito ng HF. And I think
for them. Yung Legion Commander pick nila dito, hindi nila binigyan ng time. Zuzito will go down. The Lagluna Blade is there. Jesse Bash dito with the Freezing Field. He's trying to take down Ajit. Wala. Ajit dito will get the killing spree. Ajit. Naku po, medyo... This is scary, mga kaibigan. Para sa side ng Hopkins. Pa-shoutout daw kay B-Boy. At pa-shoutout daw kay Yuri Sanidad. Shoutout sa inyo. Kahapon pa siya nag-PM sa akin. Hindi ako caster kahapon. Pero nag-PM siya. And Storm Spirit dito sinusubukan niya na kumuha ng kanyang Bloodstone. And I think that will be kind of late. Pero it is what it is. He still needs this item para mapataas yung mana pool niya and yung kanyang regeneration. Pero hanggang kailan kakayanin ng apat niyang tropa pips dito na i-hold yung line sa WG Unity? Kasi this is a snowball, mga kaibigan. Eh, talagang maganda yung pinapakita ng Happy Feet in terms of this engage. Pero kasi the counter initiation coming out from the Sand King and the Slurder is very good. Considering pa na may LSA pa sila na usually makapag-secure talaga ng kill kapag kunyari Slithering Crush to the LSA to the Laguna Blade, sobrang solid ng damage nun. And in fact, sa oras, sa punto na ngayon, kung sino man ang mahuli niyang kung sino man ang mahuli ng ganong combo ngayon, eh makaramdam ko tutumba na lang. Si Orion PH, shoutout sa'yo. And Yatch will go down. And Bendito trying to take down Nana. Jesse Bash will go for that Frostbite. Pero wala naman maulit dito. Demonic Purge dito kay Ben. Nana dito. He gets caught out. Weaver dito. Jules trying to take him down. He will deny himself. He has a juicy kill streak dito. And Jesse Bash will go down as well. At ito ha. Ayaw ipigay yun. Uy! Jules! Nahuli yung ipis. Natapakan yung ipis, mga kaibigan. Eh, wala tayong magagawa dyan. AO dito. Ang ganda ng mga nauling skill ni AO dito. Yung Barrow Strike, yung LSA. Kumbaga, lahat ng disabled dito ng WG Unity. Nagkaka-access siya. Ang problema, medyo kasi sobrang aggressive kasi ng support. Kasi kung isipin mo, yung offlane pa nila is a Sand King. So, kayang-kaya nila mag-engage kahit saan. And with the dagger, mas medyo gaganda pa yung ano. Hindi, hindi naman medyo. Gaganda talaga yung positioning niya dito. And he can actually go for those three man stuns. Iaanggulo niya lang ng tama yan. And things are looking bad for Happy Feet right now. Yaj dito with his dagger. It's a 20-minute dagger, mga kaibigan. And this is sad. And WG Unity dito will go for the Roshan. And probably lang naman, mga kaibigan, eh, maalam dito ng Happy Feet ko anong ginagawa nila. Shoutout kay Orion PH, nag-subscribe siya dito ngayon. Eh, maraming salamat sa pag-subscribe. Meron siyang access dun sa emoticons natin and past broadcasts. Pwede nga panoorin yung shoutout sa kanya. Pero Ben dito going in. The stun, the counter stun, the 3-man Slithering Crush dito. 3-man LSA, mga kaibigan, Laguna Blade dito. And the Bloodstone will heal him. Uy, naku po. Uy. Si Yudge, tumakbo. Tumakbo na lang siya, eh. Wala naman siya magagawa. Si Jesse Bash, nagpag-up na lang na puno, eh. Wala. May icon ka na. Kasi ka lang. Si Ernie Kaga, shoutout sa'yo. Tulungan niyo ako mag-analyze, mga kaibigan. Kasi, ito yun, eh. Mag-isa lang ako dito. Gusto ko makakuha ng input sa inyo. Gusto ko makakuha ng input para ano tayo, para interactive tayo ngayon. Kasi mag-isa lang ako, eh. So kailangan ko ng tulong niyo. Kailangan ko ng tulong ng barangay. Kailangan niyo sabihin sa akin. Kailangan niyo sabihin sa akin kung ano ang naiisip niyo. And look at the difference in team net worth, mga kaibigan. Almost 15,000. And tingnan natin yung XP direct. XP graph. Ay, ano nangyari? Ayun, in XP naman, nasa 11,000 yung lamang dito. Talagang awit na awit yung HF dito. Kailangan nila umanap ng pambawi. At ito lang ang masakit na katotohanan. Kapag ganitong mga snowball, ang hirap
labanan yan. Kung hindi kayo makakuha ng mga pa-pick-off na malalaki dito, lalong-lalo na yung Lina. Yung Lina, yung susi sa tagumpay ng Happy Feet dito, kailangan nila hulihin yung Lina. At kapag nahuli nila yung Lina, kailangan hindi siya makapag-bloodstone. Once na makapag-bloodstone siya, hindi niyo makukuha yung killstreak niya. At once hindi niyo nakuha yung killstreak niya, yung kalat na ano doon eh. Kumbaga kasi iba talaga kasi yung ibibigay na pera noon eh. Ay, naku. HF dito. Let's go for an item check direct. Pa-F5 lang. Okay lang. So, yan mga kaibigan. Afu dito with his dagger. Ajit dito almost up with his defusal blade. He has the Aegis. Ex-Nova dito medyo yayamanin for a position 5 support. Kangaroo naman. Uy! Pero doon. Uy! Naku po! They will go for the duel and they will take down the Juggernaut. Ajit dito. Susubukan iligtas mga kaibigan ang kanyang Aegis and the 3-man stun coming out dito from Kangaroo na naman. Kangaroo, what a player. And Ajit dito is Aegis will get popped. At dito, Afu try to run the bash. Will the bash be there? No! Hindi! Si Bash nasa HF dito eh. Well, asahan mo yung bash eh, nasa HF. Sabi dito ni Inverse Tangent, eh, sa warding daw talaga. I do agree, ganito kalakas yung snowball ng WG dito. Yung warding dito ng HF, medyo magkakaroon ng problema. Kasi, kung iisipin mo, yung map control dito ng side ng HF, eh, lumiliit na. Tingnan mo, yung towers nila. Wala na nga sila mga tier 2 tower dito eh. It's just a matter of time till, WG goes for the high ground siege and take down the tier 3 tower, then go for the shrines, and after nun, sobrang hirap na sa HF dito lumabas na sa kanila ng base. Yun ang magiging ano, yun ang magiging problema, and WG Nana will take down Jules na naman, and Nana dito, laying out of his mind, just getting those important pick-offs. Rubik dito, he will get his dagger. Pero ito, kahit pa paano naman, meron na silang way dito para mag-counter-initiate, and I think ang isa sa mga pinaka magagandang factors dito, pinaka key factor dito ng WG Unity, kaya sila nag-snowball is because of Kangaroo. Si Kangaroo dito, yung gumalaw at nag-stun ng 3, 4, 2 ng mga importanteng i-disable. At yun nangyari. Wala eh. Talagang umawit sila. Uy, pero dito, the TK is there. Hinampas yung mukha sa poste mga kaibigan, pero wala. Wala. Hindi nila mag-go. Talagang kailangan na lang nila dito mag-abang-abang, and Ben dito trying to bait out that Blade Fury. And ang hirap, mahirap na to for the side of HF. Hindi ano eh, kumbaga in terms of offlaners, you have the Sand King na kaya umaksyon agad, and Happy Feet dito, they do have the duel, pero kasi look at the damage output na taglay ngayon ng WG Unity, you have the Laguna Blade, kung hindi ganun kaganda yung items niya dito. So if he goes in for the duel sa gitna ng clash, or dapat hindi niya naman talaga gawin yun, pero if he does that to control the Lina or the Juggernaut, yung damage output na tatama sa kanya, mala-impacto. Wala. Pero ito, they will get a jet. Pero ito na nga sinasabi natin, the disables are there for the side of WG Unity. Pero eto na ata ang hinahanap nila. Happy Feet dito mga kaibigan, tumatakbo at sila pa nasaktan. Sila ang nagsod. And pwede na. Pwede na. Pwede na magtawag ng GG ngayon. Wala eh. Yun na lang yung nag-iisang pangsalba nyo eh. Yung duel na lang na yun. And they will just go for the tier 3 siege dito mga kaibigan. And will they go back? They know na walang buyback dito ang Rubik, pero I think aware din sila na mayroong buyback dito sa Legion Commander. Pero eto, na-stun na naman siya. Sobrang daming disable ng WG Unity dito. Keeping it basic mga kaibigan, keep it simple. Kumbaga, madami tayong stun. Kapag lumaban sila, stunin natin sila isa-isa. Yun lang yung kailangan natin gawin. Outrapped daw, sabi dito ng tropa pips natin. Well, I do agree, if you give out the Juggernaut, yung Slardar, and yung Sand King dito, plus Dalina pa, I think you're going to have a big problem. Lalong-lalo na kapag
sa mga ganitong labanan, eh, kumuha kayo ng off lane ng Legion Commander. Eh, medyo mahirap talaga. And the LSA is there. Laguna Blade will be used. At di, dahil, dahil si Yaj, pero wala yung Electric Vortex kinidlatan. Lahat ng kidlat, mga kaibigan, binato sa kanya. Uy, Jules dito will go down as well. Isa na lang ang may buyback sa kanila. Jesse Bash dito, pinag-right click sa mukha. And ayun, nakita niyo naman. Ayan, yung EPG ni Yaj, ginagawa nila yan ngayon. Kung ano yung description nun, yun yung ginagawa nila. Uy! Nakuha niya yung kill. Mahusay. Mahusay na play coming up from the Rubik, pero wala eh. Nakuha na din kayo ng Rocks dito. Nakakalungkot na nakikita silang ganito. Pero okay lang. Shoutout daw kay Paul Parks. Outdrafted talaga. LC way to be hard to do well without good stun setups. I do agree. And it's just the fact na sobrang dami talaga ng disables sa WG Unity dito. And if you're gonna go for the Legion Commander, wala eh. Kumbaga, mag-duel ka ng isa, ang daming counter initiation dito ng ano eh. Ng WG. At ang aga pa nakuha ni Kangaroo yung dagger niya, nakakuha na din ang dagger dito si Slardar. So, ibig sabihin, kahit gano'ng kapakalayo, babalik ka rin. Babalik ka rin. Counterflow. Sabi niya, counterflow daw. Tama naman, counterflow. Kailangan nila mag-counterflow dito. Si Paul Park, shoutout sa'yo. Kailan daw laro uli ng TNC? Tingin ko, Friday or Saturday. I'm not sure, pero sabi sa akin ni paring Wolf, Saturday daw. Nahirapan ako tignan yung Happy Pit ngayon. Nahirapan ako para sa kanila. Ajit dito is now up with that butterfly. Kung paano yung papapatayin to? The Laguna Blade nandun sa baba. Direk, a three-man stun. Once again dito, Jesse Bash with the freezing field. Yatch dito trying to run. Ajit, the damage. Look at the damage coming out from the Juggernaut and the Lina. Doon sa likod, nagkakaroon ng unting away. Ben dito will dodge the Laguna Blade. Pero tutumba pa rin siya. And good game, well played is called. Wala. GG, mga kaibigan. I'm like GG. Sabi ng Twice, Radiant victory. WG Unity will take game 1. Napakabilis. 28 minutes and 14 seconds. Ganun lang kabilis. Sad feat daw. Sad feat. Eh, wala eh. So, yun mga kaibigan, that was game 1 and the game was pretty self-explanatory kung ano talaga nangyari. Yung pressure na binigay ng WG Unity because they know that they have the better disables, sobrang ganda eh. Kumbaga, na-dissect nila isa-isa yung mga possible na pwede nila gawin and it's just that nagkaroon talaga ng oras na sumubok lumaban yung Happy Feet, hindi nila ginamit yung lakas ng kanilang lineup na mag-invest muna ng time sa Legion Commander or help just give space to the Storm Spirit para makapag-farm ng onte. Ang pinarusahan nila dito yung top lane, which is the safe lane para dito sa Happy Feet. And looking at that, wala eh. Sobrang self-explanatory. Kumbaga, ang daming stun ni Kangaroo doon na sobrang ganda. And if there was an MVP doon sa laro na yon, I think it was Kangaroo. So, yun mga kaibigan, we will take a short break. I am Butters from Mineski TV. And magbabalik kami para sa Game 2 dito sa Southeast Asia Kappa Dota 2 Invitational. So, ayun mga kaibigan, tsak!